ipo-ipo. Yung malakas na malakas, bumabaha pa. Mahangin, malakas ang ulan. Hello, good afternoon. Today is Friday. And matagal ko hindi nakapag-vlog, kaya inisip ko mag-vlog today. So, since we arrived here, as you know, if you've been watching my vlog lately, we moved to America from England. So, here we go. I'll just mag-update lang ako. Teka lang ha. Update lang ako sa buhay namin dito. Kaya, yun. Nakapag-adjust na ang lola. Kaya, okay na ako dito. Nung una, nahirapan ako kasi kumaga kahit na andito asawa ko, kumaga yung nakasanayan ko doon sa UK ba? Tapos dito, para akong bata na back to, you know, yung naghagilap, kung para akong nawawala, yung ano ba, hard to explain, kumbaga para akong bata ba na ano, nabalik na mag-aral, maglakad, ganyan ang pakiramdam ko. Kumbaga natatakot ako, natakot ako sa ano, kasi ang dami naming ano pagdating namin dito mga lalabs is andyan na yung makapag-drive naman ako. Makadrive ako drive for a year kasi ano, yung sa license na ano, pag meron kang international license, makadrive ka for a year. The same like in the UK. But they drive sila sa ano, the other side of the road. So the first time I drove here is like I automatically pagliko kasi sa amin kasi corner. Pagliko, diretso ako doon sa ano talaga. Sabi ng asawa ko, "Oh, you're." Alam mo na. Kaya nung the next time I did try to drive just on my own kasi pag asawa ko kasi mga lalabs pag kasama ko 'yung sakyan is like, you know, parang nakairita ba? Kasi para kang ano, tinitreat niya kung hindi ako marunong mag-drive. Yung ba yung hindi pa ako marunong mag-drive, ganyan siya. Ganun naman lahat eh. Kaya, kung ako sa inyo, pag mag-aral kayo ng magmaneho, wag kayo magpaturo sa asawa niyo. Kasi wala, hindi kayo matuto. But anyway, yun. Nag-drive ako mag-isa. Para getting familiar, you know, the way people drive. But of course, I was watching people how they drive. So, nakapag-decide ako kasi punta ako dun sa ano. Meron kasi yung supermarket dito malapit lang. Lakasan ko loob ko kasi pag hindi talaga. Isipin mo, positive ka lang. Ganun. Kaya, ayun. Tapos after doon, okay na. Nakapag-drive na ako kung saan ako nakapunta. Kaya, ayan. Pero, hindi pa kasi ako kumpinin masyado kasi once na ano, makumpinin lang ako pag mayroon na akong driving license sa kanila. Yung US driving license. Kaya ang ginawa namin mag-asawa, si Jim kasi dito, ano na siya, 6 months na siya. Kaya sabi ko, ipinupush ko siya na kumuha na ng ano, ng driving license dito kasi baka mamaya, mahuli na, yan na. Kaya yun, kumuha siya ng test. Actually, sabay kaming nag-ano ng test. Hindi tulad na pwede mo i-convert yung license mo, dito hindi pwede. Kaya kailangan mo kumuha, mag-exam ka. Kaya, ayun, kumuha kami. Siya nauna ng Monday na kumuha ng ano, test.
Kaya yun, nakapasa siya. Oh, Friday yun sa akin. Kaya nung the same week, dalawa lang mali daw niya. Kaya yung pinag-aralan ko talaga lahat-lahat. Kaya yun. Pero kinabahan ako ba? Hindi naman ako kinakabahan na hindi makapasa. Kinabahan ako na marami akong mali. Kasi ayoko, ay ano na, ego. But anyway, nung dumating nung Friday na yun, yung test ko. Kasi yung test ko, 9:45. Umulan mga lalabs, grabe. Heavy, heavy, heavy rain. As in, like, ipo-ipo. Yung malakas na malakas, bumabaha pa. Wala ka masyadong makita sa daan. Alam mo, ganun, natakot talaga ako, grabe. Kasi, kahit sa UK, pag ganun, wala naman ganun, ganun, parang may bagyo. Ayun, but anyway, kasi yung place na tinitik namin ng exam, mag-drive ka ng siguro mga 20 minutes from here. Kaya yun. Ayun, nagkanda ligaw-ligaw pa ako kasi nahirapan akong makita yung mga sign. Sawa ng Diyos, nakarating ako doon sa destination ko. Pero hindi naman ako late. Hindi na akong late. Pero nagkandaligaw-ligaw. Ligaw-ligaw ako. Dahil nga sa weather. Tapos yung pagdating ko doon, mga lalabs, andun na. Kasi tinatanong ko kasi yung asawa ko. Tinuturuan niya ako na, oh, pagdating mo doon, atos mag-ano ka, mag-register. Yun nga, pagdating ko doon, parking ko yung sasakyan. Tapos pumunta ako doon sa office. Tapos nag-queue ako para kumuha ng number. Tapos queue ako doon sa baba. Tapos na yun na. Meron akong number. So sabi ng babae, akit daw ako sa taas. So makita ko sa taas. So, ang daming tao. Pero nagantay ako ng mga 45 minutes. Sabi ko, hala, yung appointment ko 9:45, 10 o'clock na. Andun pa rin ako nagaantay. About 10 o'clock, andun natawag na yung numero ko. Pagdating ko dun sa babae, hine-check niya ang tagal. Nakatayo ako, mga lalabs. Tapos sabi ng babae, no, you can sit down because this takes long. I said, okay, thank you. But anyway, yun, kinunan ako ng picture. Tapos, chinek niya yung mga document ko. Tapos, bandang huli. Siguro, within about 15 to 20 minutes siya nag-check sa akin. Inano niya, sabi niya sa akin, you have to go downstairs sa enforcement. Sabi ko, enforcement, parang mga police. May iniisip ko lang ba? Sabi ko, ano kaya nangyari? Tapos, sabi niya, no, this is, you know, happens sometimes. But don't worry, you just go down there and they will check your documents because I could not find your identification. Yun ang sabi. So, ang ganyan, sabi ko, oh, okay. Wala talaga akong clue anong mangyayari. But anyway, sabi niya sa akin, basta you go downstairs and, you know, they will tell you what to do. So, pumunta ako sa baba, tama-tama naman walang queue. Tapos inano agad, kinuha ng lalaki yung passport ko, yung documents sa yun. Tapos nagatay ako ng 30 minutes, mga lalab, 30 minutes again. Tapos ayun, no, after 30 minutes sinawag ako ng lalaki. Tapos sabi niya, you go back to the queue, get a number, and then go upstairs. And I said, okay. Hindi ko alam ano nangyari kasi wala siyang sinabi sa akin. Tapos nag-queue na naman ako. Tapos pag queue ko doon, yung babae pa rin, yung nag-check-in sa akin. Sabi niya sa akin, oh, you went to enforcement? I said, yes. I said, okay. I'll get you another number. Tapos sabi niya, okay, you go upstairs again and sit down. Wait for your number, blah, blah, blah. I said, okay, thank you. Tapos umakyat ako sa taas. Tapos ang dami, padami ng mga tao. Tapos antay naman ako, siguro nagantay ako ng 45 minutes again. Tapos nung finally natawag na yung number ko, pumunta na naman ako doon sa doon sa window na naka-assign sa akin. Pero iba na yung babae na nag-check ng document ko. Ang ginawa niya, kinuha na naman ako ng picture. Sige, okay. And he said, and then sabi niya sa akin, "Oh, you here for card ID?" And I said, no, test. I said, ah, okay. Pero sana sinabi ko, oo, kasi kailangan ko rin yung ID, diba? But anyway, inano niya na lahat. Tapos it takes about 20 minutes, another 20 minutes na check niya. Ewan ko anong ginagawa. Tapos, patang huli, sabi niya sa akin, okay, $7 something. Kasi $7 lang yung sa test. Yeah, binayaran ko yun. Tapos sabi niya sa akin, oh, you go to that, go that way and you reach the door and that's it, you go in there. Tapos
Ayun, punta ko doon. Pagdating ko doon, meron kasing parang window ba. Tapos sabi nung babae, you go inside. Tapos punta ko sa doon, nag-queue ako kasi meron nag-queue na naman doon para mag-check-in ba para sa test. Tapos nung ako na, sabi ng babae sa akin, Espanyol, sabi ko, no, English. English kasi dalawa lang kasi buti yung mga Espanyol mga lalabs, pwede sila mag-test sa lingwahe nila. Kasi hindi siya marunong mag-English, pwede. Bakit kaya tayo mga Pilipino, wala tayong choice, wala talaga. Sabi ng English siya. But anyway, sabi niya, okay doon sa ano, number 16. Oh, pumunta naman ako doon. Yun, sabi ko, here we go. But anyway, yung test mga lalab is multiple choice lang ang test. Kaya nagpapasalamat ako nga nag-revive ako lagi sa ano sa test. Talagang yung week na yun talagang inano ko talaga. Kaya lahat doon, lahat ng mga question mga lalabs, yun yung na-revise ko. Kaya ano, sabi ko nagpapasalamat talaga ako na nagre-review ako. Kasi kung kasi minsan kasi may tanong nila yung sasagot yung may katanungan nila doon, nililito ka ba? Nililito ka sa mga sagot, halos magkapareha lang sila. Kaya you have to focus, you know, take your time. Ayun ang ginawa ko. Kaya yung natapos ko, 40 question yun. Yung natapos ko, kasi malalaman mo agad pag finish mo, nalalaman mo kasi sinasabi ng computer. Kasi may headset yun eh, may headset siya. Saka may nagbabasa. Anyway, nung pag-click ko ng finish, sabi, congratulations, you passed the test. Yung, tapos natulala ako. Gusto ko makita yung score ko. Nung nakita ko yung score ko, kasi makikita mo doon mga lalabs na ano, kung ilan ang mali mo. Sabi, 40 out of 40, o diba? Kaya ano, pag ano na, talagang gusto ko sana kunan ng picture, kaso bawal lang ano. Pagpasok mo pa doon, pinatay na. Patayin mo yung phone mo. Kasi kung hindi, ano ka, papalabasin ka nila. Kaya nung bumalik ako doon sa babae, kasi pagbalik mo, may bibigay sa'yo na papel na nakapasa ka. Tapos tinuturo naman ako, sabi ko, labas mo dito pag kaliwa ganyan, tapos merong ano daw, merong window doon, magbibigay sa akin ng permit. Kaya punta ko na, nag-queue ako kasi halos naman lahat doon nakapasa, halos lahat kasi mga lahat doon na ano kasabayan ko, mga bata pa mga lalabs, so ako lang ata pinakamatanda doon. Kaya nung ano na, nung pagdating ko doon sa window, sabi nung ano, yung nagulat pa nga ako kasi yung babae may ano pa siya ba, ang tawag nung nilagay dito para katulong sa kanila huminga. Sabi ko, hala, nasa hospital ba ako? But in a way, ano siya, mabait yung matanda, sabi niya sa akin, oh, you go online and book your test, sabi niya sa akin. Sabi ko, okay. Tapos sabi, but you can only drive in Rhode Island, sabi sa akin. Ayun, binigay na niya sa akin, tapos umalis na ako, tapos yun, drive ko na, parang natanggalan ako ng tinik talaga nung natapos ko na yun. Kaya, yun, okay na si Lola. Pagdating ko sa bahay, kunwari ang Lola na ano, na hindi ako nakapasa. Sabi ng asawa ko, oh, how's your test? Tapos sabi ko, Ngayon, nag-antay na lang kami, nakabook na kami ng ano, ng driving practical or driving test sa next month. Kaya, ayan. Yan yung update ng aming buhay dito. Namimiss ko yung ano, mga kaibigan, ang namimiss ko lang ano, mga kaibigan ko sa England. Namimiss ko sila. At namimiss ko yung kasi alam mo mga lalabs, yung mga kaibigan ko doon sa England, kasi nung time na andito si Jim, ako lang doon. Binibisita nila ako lagi. Kumbaga, may isa akong kaibigan doon na pag mabibisita yun, siya pa magluluto, sila pa magdadala ng pagkain sa akin, di ba? Kaya, namimiss ko yung ganun. Kasi dito, wala pa akong na-meet ng Pilipino. Paano naman ako makamit ng Pilipino? Hindi naman ako lumalabas. But anyway, wala pa akong na-meet masyado dito. May na-meet akong, ano, babae, Pilipina, sa work ng asawa ko. Meron siya. Pero one time ko lang siya nakausap. Tapos sa bangko, yung nag-open account ako, mayroon akong na-meet na half Pilipina siya. Nag-open ako ng account, tinitingnan ko yung babae. Tinanong niya ako, what country I'm coming from.
Tapos sabi ko, originally from the Philippines. And said, oh, my father is a Filipino, sabi niya. Tapos yung mother niya is American ata. Half siya. Half. Pero mukhang Filipino talaga siya, pero half siya. Tapos, yun, pero hindi siya marunong mag-Tagalog. Kaya, yun siya lang at namit ko at saka yung isang Pilipina dun sana. Yun lang. But anyway, yeah, Rhode Island is beautiful. Beautiful place. But that's it for now and I'll see you in my next video. Thank you.